Hello guys, welcome back to my channel. And today's video guys, tuturuan ko kayo ng aking old recipes na tasitochi. Okay, ano ba ang tasitochi? Ito po ay talong plus sitaw plus tofu and plus chicharon. So yan po ang aking tasitochi. So sana magustuhan nyo guys. So naglagay na tayo ng mantika para ito po ay sa pagpiprito natin ng ating talong. So painitin po muna natin ang ating mantika. So guys, nakita nyo naman sa mga vlog ko, pagpapainit pa lang ng mantika matagal na. So ganun talaga sa totoong buhay. Yeah, make it sure po na mainit talaga yung mantika para paglagay po natin ng ating mga priprituhin ay talaga namang mabilis lang. So ayan na po. Oh, di ba? Nakita naman natin, parang wala man lang ano. Wala man lang sinyalis na mainit na. Pero mainit na po 'yan. Isa-isa ko pa guys, no? Hindi ko na lang binuhos lahat, no? Iprituin muna po natin ang talong kasi masarap po ito pagprito. Okay. Habang hinihintay po natin maluto ang talong guys, kung gusto niyo pa po makapanood ng mga video about pagluluto at nagtitiwala po kayo dito sa luto ni Dan, just visit my playlist Luto ni Dan at marami po kayo doong mapapanood ng mga niluluto ko. So baliktarin na natin. At guys, kung nagugustuhan niyo naman po yung mga video na ina-upload ko po dito sa YouTube, you can share it naman po. Yan, baligtarin natin uli para hindi masyadong masunog. Ayan, sa tingin ko, pwede na siyang hanguin dahil luto na. So, yan na natin siya guys. Hanguin na natin siya. Ilang beses na laglag yan ah.
talagang pinakita ko pa sa inyo guys kung naisa-isa ko tinanggal, no? Para legit talaga. Tapos, katapos nating iprito ang talong, isusunod din natin po ang ating tofu. Yan. Kunwari pa akong paisa-isa ko yung nilalagay, pero mamaya ibubuhos ko yan. O, diba? Tapos lahat yan napupunta sa gilid. O, diba? Iprito din natin guys itong tofu para maganda yung kanyang texture at the same time hindi siya madudurog. Wala akong nilagay na pampalasa dyan guys, ha. Hindi ako naglagay ng asin, hindi ako naglagay ng mga seasoning. Yan talaga, purong tofu lang talaga yan. So yan, nakikita naman na natin, tingnan natin. O, diba? Pwede na natin baligtarin. Kasi hindi ako, ha, sa personal na experience ko, hindi rin kasi masarap yung sobrang tigas yung tofu, yung sobra sa luto. Maganda pa rin yung na meron siyang malambot na side. Kasi yun ang mag-absorb mamaya sa ating ilalagay ng mga pampalasa. So guys, kung nalilito kayo sa mga video ko o kaya may mga tanong kayo sa video ko, don't forget and don't shy to comment. Mag-comment lang po kayo sa ating comment section para marinig ko naman po yung mga suggestion or mga tanong niyo po sa mga niloloto ko. Dahil sasagutin ko po kayo dun talaga. Yan. Halo-haloin lang natin. Yan. At sa tingin ko, pwede na to. Yan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung kaldero na pinagsalinan ko. Pero sinasalin ko yan sa kaldero. Maliit. Napansin nyo guys, hindi ko masyadong tinungsted yung ating tofu para mamaya maganda yung kanyang texture. Kayo, subukan nyo rin yan sa bahay para malaman nyo yung pagkakaiba. Base lang yan sa experience natin, ha. Disclaimer lang po tayo. O diba, sinasaling ko na yung, binabawasan ko pala yung mantika pero gagawin ko, isasaling ko yung mantika na yan. Pero hindi ko na papakita sa inyo pa paano pagkasalin. So ayan na, nabawasan na, diba? Inedit ko na yun guys. Pero yung mga tofu na nakadikit, oh, nakikita nyo, hindi ko na yung inalis. Kasi ganun din naman, eh. So naglagay tayo ng bawang at naglagay tayo ng sibuyas kasi ito na ang ating main na pagluluto, diba? Ano ng mga sinasabi ko, diba? And then, after natin yan, maaamoy naman natin kung luto na yung bawang at konting i-brown lang natin siya. By the way guys, mura na pala ang sibuyas ngayon. Bumalik na siya sa normal. Tapos, naglagay na tayo ng ating chicharon. Yan, chicharon. Napakatipid na tipid na po ang ating mga pangsahog. Yan. Ang chicharon po ay nasa 40 pesos lang po yan. Oh, nakita natin, di ba? Yan lang po gagawin. Kaya nga siya tinawag na na pasitochi. Yan po ang ating tawag sa niluluto natin dyan. Mm.
di ba? Ano na nilagay natin? Nakalimutan ko na. Ayan, nilagyan na po natin ng kamatis. Yan, lagi po ako naglalagay ng kamatis. Pinipili ko. Hindi naman po as in lagi sa lahat, no? Sa mga, instead of using a lot of vinegar, ay naglalagay po tayo ng kamatis. Kasi yan po ay masustansya at maasim. And then, naglagay na rin po tayo ng siling green. Hindi na, nakaano ko na, masyado nang mabilis ang ating luto. Nilagay ko na rin po ang ating sitaw. Diba? Kita nyo naman. Ano pa bang nilagay ko? Ah, naglagay tayo ng mantika pa. Tapos, naglagay din tayo ng pork cube. Kasi po, chicharong baboy ang ginamit natin. So, ang gagawin din natin cube ay pork. Tapos, naglagay tayo ng toyo. Tapos, paminta. Pinong paminta. Yan. But you can use naman po whatever you want po eh. Kung gusto nyong buo, kung gusto nyong durog, para sa akin po pino. And then, isang dahong laurel. And, ano po, yung nilagay ko po na yon ay, ano, sugar. Konting sugar. Para hindi na po tayo gagamit ng oyster sauce. Kasi sa iba po, you can use naman po oyster sauce kasi yun may timpla na. Pero ako gusto ko to para may iba naman. Ayan, masarap po talaga yung ganyan. Yung, sa mga lutong ganyan, na-absorb ng gulay yung lasa ng mga seasonings po at yung mapampalasa na nilagay po natin. And then, ang mahiwagang pantakit. Tinakman na natin at hintayin na lang po natin ulit at ayan, ready na. Buksan na uli natin. So, nakikita natin, di ba? Kung nagbago na siya ng hugis. Ano ba ang pinagsasabi ko? Sabihin, lumiit na yung sitaw kasi na-absorb niya na yung mga atas. Ayan, inusog ko nga pala yung camera. Ayan, ang gulo. Oh. Gulo, oh. Ayan, oh. Inusog ko. At ayan na, naitama ko na. So yan, pa-after natin malagyan ng tubig, ayan na po, kumukulo na po yan. Kasi magbabago din po ng yung sitaw, medyo ninipis siya ng konti. Ayan na, nilagay na natin ang ating tofu. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, kaya hindi ko masyadong tinotoasted ang tofu kasi absorb niya yan. Napakasarap nito guys. You can try it at home or you can try it to your tarinderia. Napaka-tipid pa. Sa totoo lang po, napaka-tipid pa ng recipe na to kasi yung mga ginamit natin hindi nga ito lalagpas ng 200 pesos eh. Kasi ang sitaw ay 30 pesos lang yan. Ang talong ay 30 pesos, nasa 60. Ang tofu po, dahil dalawang ginamit natin, 50 pesos. 60 plus 50, o nasa 110 lang. Tapos ang chicharon natin ay nasa 40. O ano na, 200, o 250. Ano na ba? 60, 40. Sabi ko hindi lalagpas ng 200 ah. Ulitin natin, yung sitaw 30, yung talong 30, 60 na. Yung tofu natin is 50, 110. Plus yung chicharon natin is 40, 150. Tapos isama na natin yung mga ingredients natin na nilagay na iba, mga seasoning natin ay aabot nga ng mga 200. Tama tayo. 50 pesos din na. So, ayan na. Napakadali eh.
at napakasarap. Amoy pa lang guys, kung naaamoy nyo lang. At ilalagay na natin ang ating pritong talong. Yan yan. Guys, so sobrang sarap nito guys. Makakalimutan nyo lahat ng sinabi ko kanina. Kaya, kung ako sa inyo, panoorin nyo ulit. Tapos ilista ninyo yung mga sinabi ko. Ayan na, napakadali lang. At ayan, lalagyan natin ng konting vinegar. Depende yan sa inyo kung ano ang panlasa ninyo. Kung ayaw ninyo masyadong maasim, huwag na nyo yung lagyan kasi meron naman ng kamatis. Nasa sa inyo nga eh. Kasi pwede nyo naman tikman. Ang sikreto guys sa pagluluto ay tikman. Kasi kung pasado sa panglasa mo, pasado yan sa panlasa ng iba. So ready na guys ang ating tasitochi. Ang ta for talong, ang si for sitaw, ang to for tofu, and chi for chicharon. Ang ating tasitochi. Bye bye, God bless.